Para sa mga driver na mahilig painitin muna ang makina ng sakyan bago magmaneho, siguraduhin nakalak ang inyong handbrake. Huwag ding tatanggalin ang kalso sa gulong para masiguradong hindi umikot ang gulong na maaaring magdulot ng disgrasya. Alamin ang iba pang tips para hindi kayo mawala ng kontrol sa inyong sasakyan. Sa Quezon City, isang SUV ang biglang umatras mula sa paradahan. Ang sasakyan na may dashboard camera, muntik na mabangga pero mabilis nang nakapagpreno ang driver nito. Pero ang isa pang dumaang SUV ay hindi nakaiwas at nabangga ito ng umaatras na sasakyan. Ayon sa uploader ng video, nakabukas ang makina ng SUV na umatras. Bukas din ang pintuan sa driver's side pero walang nakaupo sa loob. Kwento rin niya, may nakita siyang mga tao sa labas ng bukas na pintuan na posibleng driver at mga pasahero ng sasakyan. Hindi na nai-report sa barangay o sa traffic sector na nakakasakop sa lugar ang insidente. Sa pagsuri ba sa video, posible na hindi nag-lock ng mabuti ang parking gear. Ay kay Randy Garcia, isang driving instructor. Hindi po siya sapat para masabi natin safety yung ating sasakyan once nag-park po tayo, especially sa mga uphill po na mga parking. Sa loob na po mismo ang transmission, ma'am, nakalock po yung transmission natin po doon, ma'am. Isang bagay na parang nag-lock doon sa gear na pwede po siyang maputol or masira at mag-move pa rin po yung transmission natin. Kaya tayo na eksperto, gumamit ng handbrake. Mainam din na lagyan ng pangkalso ang gulong ng inyong sasakyan kapag ipaparada ito. Kung kayo naman ay aatras ng paakyat o sa uphill parking space, tapakan ang foot brake pedal. Mahalaga na huwag itong bibitawan. Ang pinaka-the best po sa mga ganyan, ma'am, hindi na po natin kailangan gamitan siya ng reverse gear. Kasi kung uphill naman po siya, ma'am, gagamitin na lang po natin yung pre-wheeling. Sunod ay i-release ang handbrake habang patuloy nakatapak sa preno. Una po natin gawin, pe-press po natin yung brake. Then i-release natin yung handbrake. Tapos pwede na po natin i-control yung sasakyan na magba-backward po siya, inch by inch. Sa Marilake Highway, Rizal. Parehong sumemplang ang rider ng motosiklo at siklista matapos mabangga ng isang delivery tricycle. Pero wala palang nagmamaneho. Kwento na upload ng video, biglaro umabante ang delivery tricycle mula sa pagkakaparada nito sa gilid ng kalsada. Tumawid ito ng highway at unang nabangga ang motorsiklo. Dumiretso pa ito at sunod na nabangga ang siklista na nasa kabilang lane. Hanggang sa mahulog ang delivery tricycle sa bangin. Ayon sa upload ng video, sugatan ang rider at ang siklista. Walang record sa barangay sa nangyari. Sa Carmona, Cavite. Uy! Isang karambola ang nakuhanan ng dashcam video. Makikita ang pagdaan ng kotse sa kabilang lane. Ilang saglit pa ay umatras ang kotse at nabangga ang van. Ang kotse, nabangga pala ng pampaserong jeep. Matapos mabangga ang kotse ay sumalpok naman ang jeep sa isang AUV sa kasalubong na lane. Responde ang mga pulis sa insidente. Namaga ang bibig ng driver ng AUV. Wala iba nasaktan sa pangyayari. Nagkaayos ang mga driver na sangkot sa karambola dahil pasok sa insurance policy ang mga sakyan. Pero sinagot ng driver ng jeep ang pagpagamot ng nasaktang AUV driver. Paliwanag ng driver ng jeep na wala siya ng preno kaya napilitan siya mag-overtake at salubungin ang mga sakyan sa kabilang lane. Ang palyadong preno ay isang uri ng mechanical failure. Maiwasan ito kung susuriin ang sakyan bago ibiyahe. May paalala rin ang eksperto sa tamang footwear o suot sa paa habang nagmamaneho. Nakaka-apektro kasi ito sa pagpreno. Huwag magsuot ng tsinelas kung kayo ay magmamaneho. Ang problema po dyan, ma'am, once na kailangan po natin i-transfer yung ating paa doon sa next pedal po, minsan po sumasabit yung spike niya. Papunta doon, hindi po natin ma-transfer na maayos doon sa ibang pedal. Para sa mga babae, huwag magsuot ng sapatos o sandals na wedge o may heels. Maaari kasi sumabit at takong sa floor mat ng sasakyan o kaya sa mismong pedal. Kaya kailangan po talaga, pag nagda-drive po tayo, naka-driving shoes po talaga. Yung proper na ano, pwede pong rubber shoes,
wala pong takong ang heel or mas maganda po. Karambola rin ang nangyari sa Skyway. Nagbinor ang SUV para lumipat sa katabing lane. Nagbinor din ang kasunod niyang kotse. Pero ang bus, nakasunod ng kotse. Hindi nakapagpreno at nasalpok ang kotse. Tinubok naman ng kotse ang SUV na umikot at napunta sa kabilang lane. Kwento na may-ari ng dashcam video, mabilis daw ang takbo ng bus. Bumaba ang may-ari ng dashcam video para tingnan ang lagay ng mga biktima. Tumesponde ang mga tauhan ng pamunuan ng Skyway. May napada ang mga pulis na nagdala sa mga biktima sa paggamutan na nagtamo ng minor injuries. Nakausap ng alisto ang kumpanya ng bus at ang driver ng kotse. Tumagi sila magbigay ng komento tungkol sa insidente. Samantala, sa Marcos Highway, Antipolo City. Isang pampaserong jeep ang biglang tumagil at dumula sa highway. Ang ilang pasero ng jeep tumilapon palabas. Nang tumagilid ang jeep, isang motorsiklo ang nasagi nito. Ang motorsiklo at rider nito, kasamang nakaladkad ang jeep. 21 sugatan na nagtamo ng mga galos at bugbog sa katawan. Isa sa mga pasayo ng jeep ang nagtamo ng bali sa mukha. Base sa investigasyon ng Antipolo Police Station, nawala ng kontrol ang driver ng jeep matapos mag-overtake sa isang motorsiklo. Hindi na nagsampa ng kaso mga biktima laban sa driver ng jeep. Sinagot naman ng operator ng jeep ang pampagamot ng mga sugatan.